kailangan decision making na pag-agi get through community consultation. Mm-hmm. Okay, so kini ang atong ibuhat kay community empowerment na siya. Mm-hmm. So ang mga komunidad nahatagan sila og gahom na sila gi mo decide. Mm-hmm. Para sila pagkalingot kung unsay mga base sa ilang mga panginahanglan nun. Based on their needs, na atay, let's say for example, manginahanglan sila flood control structure kaya may bahaon ang ilang lugar. So muna ilang priority din na sa project, which most of the time, dili ka kapandingan sa local government units because naapoy lahi priorities sa local government units. Mm-hmm. So, ang aspect na to, ang CDD na approach, or community-driven development na approach is from bottom to top. So, kita, as a community, kita ang mag-decide, kita ang magpili sa atong subaron. Okay. Base sa atong priority na needs. Ato din siyang ipaabot sa taas. Or kita mismo ang manage. Kita mismo ang buhat ang mga projects. Ah, okay. Ang kaning sa DSWD kalahi seeds, no? Kaning ang community-driven development na approach, gina-implement na siya through DSWD's Kalahi Seeds na program. Kanyang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Now, sa ngalan pa lang niya, delivery of social services. So, kinahanglan, naabot ang social services dito sa komunidad. Ang atong gina-cater ang Kalahi Seeds is ang kanyang third to fifth class municipalities. Yeah, kanyang taas gudong poverty incidence, mga pubrigyot ng mga lugar. At sa syudad, wala. No, of first class municipalities who are dili sa appeal. But we are now pushing for a law na ma-institutionalize ang community-driven development sa Tibok Nasud. So, ang isa sa provision ng CDD na bill, no, nga, actually, Danny Poloca, congressman sponsor, nana siya sa Congress karon, and Senator Ontiveros sponsored it sa Senate. Kung napabalawag na siya, dili na siya pagpili. No? Included na ang first class municipalities o ang mga cities. Mm-hmm. Muna siya itong kitawang urban community driven development. Mm-hmm. So, therefore, ang kaling ato ang mga ato ang mga komunidad. No? Ato una, wala sila'y boses, no? Wala sila'y tingog na mapaabot sa itong mga lokal na pangagamhanan. So, with this, ang kaling community driven development, natagaan din sila o tingog. So, itagaan sila ng power, itagaan sila ng gahong na mapaambit kung sa ilang mga mulo, kung sa ilang mga panginahanglan nun, dito sa local government, appeal sa national government. Well, ang guidelines yun, basically, na-identify na po sila as a poor community. Poor. Kinahanglan din sila basic social services na maabot sa ilang. So, like, ang criteria niya, pobre sila, and na ay lack of participation in community in local development. Ah, okay. So wala gitong gihatag sa tubig. So, okay. Sa NGO. Wala naabot. Oh, pero unsa nga project, for example? Unsa nga mga okay project? Magdepende gid sa sir kung unsa ang panginahanglan nun. Let's say, for example, sige, kana, maya. Kung road. Okay. Ah, yun sa ilang dalan. Oo. Oh. Pwede na nila kumuha ilang priority gift. Ah, okay. Pero, gaya i-guide po na sila sa ato ang mga community facilitators, yeah, community empowerment facilitators, so sa atong AC or area coordinating team, na mag-iagin sa ilahan, mabagid ni, ganapon sila basihan. Pwede rin kung mabagid to na problema ilang dapat sa parun. Oh. No, let's say, for example, yung dalan. Oh. Anong dalan man? Mm-hmm. Ito mo, farmer sila. So, mabot, kung atong yung pagandangan, lubak-lubak, pita. Mm. Magbuba kung kuan ka ng tiulan, so dili makaabot ilang product sa market. So, ang ilang priority is the road. Okay. Ang access road, kaya para makagawas sila, makasunod gawas sila from their community to the market. Actually, sir, kung atong basihan ang kuan, no, kanang sa grant na itong utilization, we have 97.65% na utilization. So, meaning utilize kita ang funds, no? In terms of infrastructure also, kanang structured git na nabuhat na bilis. We have 1,000 plus community health projects ranging from roads, health centers, daycare centers, school buildings, na siya, electrification, meaning solar street lights. We also have potable water systems, mm-hmm, you know, in communities. In fact, we have one in Alubihid, we have in Barangay Tugasnon. Mm-hmm. We have solar-powered potable water system. Mm. Okay, di man mo ang kuryente dito, di man maka-drive o pump. So, solar ang gamit para mo suyo o tubig to distribute to
different tap stands. So ito ang community, dito sila magtapok, kukuha ng tubig. Okay. So, no, anything you want to add mo before we end this interview? Siguro gusto lang ako ipaabot sa ato ang mga legislators, ato ang mga congressmen. If it's possible, if you find it in your heart, to support our CDD institutionalization, we have 3 bills in Congress and 1 Senate bill in the Senate, sponsored by Lisa Ontiveros. If you can find it in your heart to support the CDD institutionalization, please do so.